Hello guys! Magluluto po tayo ngayon ng pancit molo. Ito ay napaka-familiar po, lalo na sa ating mga Ilonggo, ang pancit molo. Yung mga sangkap na ating kailangan, follow lang po kung paano ang procedure na ating gagawin. Ilagay na natin po yung ating sibuyas. Kailangan, kung may food processor po kayo, mas maganda. Pagkatapos po, haluin po natin. Isunod po natin ilagay yung itlog. Tapos isunod na rin po natin yung hipon. Lagyan na rin natin siya ng ground pepper. At isabay na rin po natin yung asin. Pagkatapos haluin po natin ng maayos para magiging balanse po ang ating ricados. Nakaready na yung ating 1-ton wrapper at atin na po siyang ibabalot. Sariling imbento ko lang yung design na yan. Kung gusto nyo babaguhin, pwede po. Depende po sa inyo. Basta mababalot nyo lang po siya ng maayos. Pahiran nyo po ng tubig ang 1-ton wrapper, yung gilid niya, para dumikit. Shumai style lang po yung pag-design ko or pag-wrap. Kasi mas komportable po ako dyan at mabilis po ako ang paggawa. Depende rin po yan sa inyo kung ano yung po yung style ang gagawin nyo po, kung saan din po kayo komportable. Konting diin lang po sa pagwrap para hindi po siya bumuka. Ganon din po yung gagawin nyo sa susunod po or next na irarap nyo. Ayan na po yung ating finished product. Umpisahan na natin yung pagluto. Ang unang gagawin po natin, ipa-fry po muna natin yung ating bawang kasi iyan po yung gagawin natin pong garnish. Dapat golden brown na po yung ating bawang bago po siya natin hanguin. Ilagay na po natin yung ating chicken stock. Yan po yung tubig na nilagaan po natin ng manok. Takpan natin siya para mabilis kumulo. Ayan na, kumulo na po yung ating tubig. Ilagay na po natin yung ating shredded chicken. Yan po yung diyan din po natin sa tubig na yan pinakuluan yung ating manok. Ilagay na po natin yung ating chicken 1-ton. Takpan ulit natin at saka pakuluin. Ayan, kumulo na at lagyan naman po ulit natin siya ng isang pirasong chicken stock or chicken cubes. Lagyan na rin po siya natin ng patis. Lutuin na po natin yung ating 1-ton ng 3 minutes. Pag once na lumutang na yung ating 1-ton, ibig sabihin, luto na po siya. Lagyan ulit natin siya ng pamintang durog para pampasarap. Ayan, tikman na po natin siya kung tama na po yung ating lasa. Ayan, approved na yung ating lasa, kaya ilagay na natin yung ating bawang. Yung kalahati ilagay natin at ang kalahati, yun yung po ilagay natin sa tapag at tayo na po ay kakain. Ilagay na rin po natin yung dahon sibuyas. Yung ganun din po, ang kalahati ilagay po natin at ang kalahati sa oras po na tayo po ay kakain. Ayan na po, ipa-final retouch na po natin kung anong masasabi ng ating hurado. Ayan, sabi ng hurado, okay na yung lasa. Kunting kulo na lang at atin ang hahanguin. Ayan na, luto na at tayo nang kumain. Ito yung ating pancit molo.